Hello guys, magluluto ako ng ampalaya. Laki oh. Guys, kung gusto nyong magtanim ng ampalaya, hindi nyo kailangan magbumili ng buto. Bibili lang kayo ng ampalaya na medyo malaki na yung mga ano niya. Malaki na ampalaya na ito, nag-expand na talaga siya yung space. Huwag yung parang maano pa, yung maliit pa yung space, parang kulubot, wag yun. So, ito yung parang yellow-yellow na, or ito na yung maximum na age ng papaya para ma-harvest. Medyo na frozen lang kasi ito, ano to, mga, kailan ba? 3 days na yata o more? Itong nabili ko. So guys, kung maghiwa kayo ng ampalaya para hindi masira ang buto, huwag nyo siyang tagusin. Ganyan lang guys, ganyan lang. Huwag niyong tagusin guys. Yan, paikot. Okay. Paikot guys. So, biyakin niyo ng ganyan. Ayan. Kikita niyo ba guys? Kasi pag ganitong ano ng ampalaya, ganito na ang kanyang itsura. Ano na yan talaga, yung matured na ang palaya na. Tapos yung kanyang buto, talagang matured na rin yung buto niya. Although hindi lahat katulad niya, ano, hindi pa, medyo mayroon pang mura. Pero mag, ano kasi yan, pag yellow na eh. So ito, mayroon na guys, ayan. Ayan, matured na yan guys. Pwedeng-pwede na yan itanim. Okay? Pwede na yan itanim guys. So, tingnan natin guys ha. Okay, so, see? So, ang pagkuha mo guys, hinay-hinay lang, be careful, kasi kung minsan kasi, mayroon nang tumutubo dyan guys, sa loob mismo. Ah, ito, okay, look, oop, B, this is very sensitive guys, kasi usbong pa lang siya, ayan, nakikita nyo ba? Ewan ko, nakikita nyo? Ayan. Kakausbong pa lang guys. Medyo marami-rami rin ito. So, gagawa kasi ako, lalagyan ko kasi ng itlog guys. So, pag nagtanim kayo ng ampalaya guys, kailangan na kaganon siya. Yung matulis, nasa taas, kasi yun ang uusbong. Okay? So, kailangan isa-isahin nyo talaga yan. Huwag nyong kutsarayin pag nag-remove kayo ng seeds kasi para hindi masira yung usbong. So, ganun lang guys. Ganun lang kasimple. Hmm? Lahat, halos lahat may usbong guys. Although, hindi lahat na seeds ay matured. Pero lahat ay, ano, I mean, yung iba may usbong na. Ayan! Ooh, ito mahaba na guys, oh. Ayan, mahaba na guys, oh. Kikita nyo ba yan? Ayan, mahaba na. Oh. Haba na, di ba? Yan. Tabi ko yan. Tsaka guys, i-ano na to. Diretso na to siya. Aro, ito pa. Mahaba din, oh. Ayun. Wow. Diretso na siya tatanim, guys. Okay? Tsaka, pag tinanim mo yan, mga one week. Mahaba na yung 1 week, guys. Mahaba na yung 1 week para lumabas ang dahon. Mabilis lang guys ang ampalaya. Mabilis lang talaga. Tapos kailangan talaga, mayroon siyang gagapangan. So, since marami ito, dalawang ampalaya ang aking hiniwa. So, itanim ko ito lahat ng diretsuhan guys. Kasi tumutubo na talaga. Tsaka time for planting naman talaga. So, hindi na, ang ampalaya kasi guys, hindi kailangan ng ano. No need to, yung tinatawag nila na punla ba? Kung pwede, diretso lahat. May mga tubo na karamihan, guys. Okay. So, yun itong may butas na yan. Yan. Pag may butas yan, guys. Ayan ba? Nakikita ba? Ayan. Yan. May butas. Ibig sabihin, may tubo yan, guys. May tubo ba? Wala. Natanggal ang laman. Natanggal na pala. So, tubo na. Ayan, oh, may butas guys, oh. Ayan.
Let's see. So, be careful lang talaga. Yan. Yan guys, so laki ng butas. Ibig sabihin, tumutubo na talaga yan guys. Ito, laki na ng tubo guys. Oh, yun. Diba? So, tanim yan diritso mamaya. Sa papalibot ko yan sa ano, sa bakod na may gagapangan siya. Kahit hindi aking bakod, halabira. Pag naglikramo sila, bibigyan ko sila ng bunga. O kahit hindi sila hihingi. Kasi alam ko maging successful itong aking. Oh, ito ang laki. Wow! Ang laki, pero nasaan yung ano? Nasaan yung buto? Careless big boys. So. So guys, may compost rin ako dito. Diyan ko nilalagay ang aking compost. Ayan. Ayan, compost ko yan guys. Kung makikita nyo sa iba kong videos, mayroon akong compost. Nalagyan ko ng earthworm. At malaking tulong po yan guys kapag ikaw ay mahilig sa garden. Kailangan may sarili ka rin compost guys. Kailangan guys, pag uwi ko sa Palawan, tuturo ko lahat na maganda kong nalalaman. Nagluluto kasi ako ng ano guys, ng na mag-aadobo ako ng atay. So, ibubuwal ko muna ito, kumbaga, lapwa ba? Silunggo. Lapwa ba sa Bisaya? Manda ba? Ganun ako guys, para nilalapwahan ko muna na para matanggal yung ano, yung langsa ng atay. Kahit baka guys, ganun din ako mag-ano, kahit baka. Since yan na, hindi ko naikot yung camera. Mahirap talaga guys, pag nanay ka, multitasker. Tasker ka talaga. Hindi pwede na nanay ka tapos wala kang ginagawa. Mabuti na lang kung may pera ka. Iba ang gagawa para sa'yo. Okay lang yun lang problema. Pero yung sitting pretty tayo tapos yung iba nagtatrabaho. Wala yan sa ano ng nanay guys. Wala yan sa vocabulario ng nanay. Wala yan sa ugali ng nanay guys. Karamihan talaga mga nanay guys, talagang multitasker. Mga multitasker talaga yan sila guys. Yeah, kaya pa lang talaga makikita ng nanay na ano, hindi busy. Meron pa akong gagawin. So, kapag antayin ito guys na mag-mature, ang ito, ano na, tubo na siya, tumubo na, tapos yung ito, nag-yelo na. So, once lang talaga, ang palatandaan nito na once lang talaga na ano, malaki na yan, o nasa edad na ng pag-uusbong niya ba, matured na talaga, kailangan tanggalin na talaga yan. Kasi hindi naman lahat na buto ay maging mature. So once na maano mo yung kulay kasi guys, malalaman mo yung kulay, yung may ano na siya, pagka yellow, yun. Tapos talagang malaki na siya, ayan oh guys, oh. Ayan, tubo na siya, di ba?
Buti nga, inano ko na agad kasi more than 3 days na yata ito sa rep eh. Nasa rep ito guys, pero okay naman. Hindi naman nasira yung kanyang pag-uusbong. So, marami-rami talaga ito, guys. Siguro maano ito kasi ang ano ko dito, isang buto lang talaga bawat puno. Isang buto lang talaga bawat, no? Bawat space. Bawat tanim, isang buto lang talaga. So, lamang ito, sunahin ko yung magagandang bakod, tapos mayroon pa akong talong. Yung talong kasi, kahit ang talong, nakalimutan ko kasi ipunla eh. Pero kailangan ko talaga magtanim ng talong. Hmm? Haba na guys, oh. Grabe. Itabi muna natin ito. Lagyan ko ito ng itlog guys. Kasi parang ilang taon na rin hindi na ako nakakakain ng ganun. Tapos medyo na-frozen pa ito. Ano kayang kalalabasan ito? Diba parang malambot na kasi nag-frozen kasi?
Hindi ko na huhugasan yan, guys. Kasi pag huhugasan ko yan, lalo yan magtutubig. So, ayos na yan. Kasi nahugasan ko naman kanina. Bago ko siya hiniwa. Ganun ako, guys. Bago ko hiwain yung gulay, kailangan hugasan ko muna. So, I think that's enough for today. Hindi ko na kaya pang ano sa inyo kasi nakahanda naman yung aking mga ano eh. Pero siguro, Okay. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe. Bye-bye.